for today's video is about requested video po. Ang sabi niya, sa next vlog niyo ma'am, ano po ba ang best position para madaling ma-arouse ang mga partner natin? Well, reaching an orgasm can be, well, hard if you are not in the right position. But before we start, a quick disclaimer lang po na ang orgasm may isang goal kapag kayo ay nagtatalik. Pero hindi naman ibig sabihin na hindi nyo nakamit ito ay failed na kayo. As long as you enjoy each other's company, eh, okay na po yan. Hindi naman kailangan na nag-e-end doon. Pero kung may trouble ka sa pag-orgasm, hirap kang makatapos. Or hirap kang ma-reach yung climax mo, the best thing you can do is aralin mo muna kung saan ka masaya, kung anong body parts mo yung sa tingin mong pwede kang matapos by doing ng pagsasarili. At once na napag-aralan mo kung ano yung mga parte na makakapagpatapos sa'yo, madali mo nang masasabi o maishishare dun sa partner mo para ma-reach mo yung orgasm mo. Pero kahit na ikaw pa yung queen ng pagsasarili, pero kung hindi mo nabibigyan ng much attention yung tingle, mahihirapan ka rin makatapos. So, here are some tips na or position na pwedeng makatulong sa inyo para ma-reach ninyo yung inyong orgasm. At ma-enjoy ninyo yung intercourse with your partner. Importante kasi na nagbibigay kayo ng sufficient attention doon sa inyong mga tingil habang nakikipagtali kayo doon sa mga partner nyo. At doon naman sa mga boys, so importante din po na mapag-aralan nyo kung ano talaga yung best na position sa mga partner ninyong babae. Number one, ito yung tinatawag na cat position. Basically, ito yung face-to-face position. Hindi nalalayo ito doon sa missionary na kailangan magkaharap kayo, kaya lang yung lalaki dapat mas mataas yung kanyang shoulder and head doon sa position ng babae. Like halimbawa, ito yung babae, tapos ito naman yung head and shoulder nung lalaki. So, parang about 6 inches higher doon sa posisyon ng babae yung lalaki. Bakit ganun? Para habang nakapasok yung inyong junjun sa kanyang pipay, eh tinatamaan yung pinaka-base nun, tumatama doon sa tingle nung kapartner ninyo. That way, nararab yun at nakakatulong para mas ma-stimulate yung tingle nung babae para magkaroon ng magandang sensation doon sa maliit na mani niya at nagkakaroon ng sufficient attention. Number 2, ito yung tinatawag na free air position. Usually, nakatalikod ka doon sa lalaki. So, opposite. It's the other way. Yung lalaki nakaharap sa likod mo at ikaw nakaharap ka sa air habang nakapasok yung si Junjun sa pipay mo. I hope guys, nagigets niyo na yung mga term na ginagamit ko dito, ha? Si Junjun at si Pipay. Bakit ganito? Kasi madaling maabot nung kamay nung lalaki yung maliit na mani mo. That way, habang nandun ka nakapatong sa kanya, siya naman ang gumagawa doon sa mani mo. Dali niyang maaabot yung iyong mani sa madaling salita. And it's totally weightless and free as air. Another thing, pinner position. Ito yung parang nakadapa ka, yung mukha mo nakaharap doon sa bed. At doon siya magpe-penetrate sa likod mo. Dahil naka-flat ka doon sa bed, magkakaroon ka ng different sensation, of course. Kasi nandun siya behind you. At madali sa'yo bilang babae na isingit yung mga daliri mo doon between the bed and your body. Na pwede mong irab yung iyong mani habang ginagawa niya yung pagpasok ng ari niya sa'yo. Maraming babae na hindi nakakatapos during penetration or penetration alone lang. At ang pinner position ay makakatulong para ma-stimulate mo yung iyong mani habang nasa behind mo yung partner mo. Another thing, spoon. Ito yung nakatagilid kayo. Maraming babae na gusto ito, pero meron din namang pangilan-ngilan na hindi comfortable gawin ito. Ang advantage lang neto, walang way or walang bigat na nakadagaan sa inyo dahil nakatagilid kayo pareho. At easy doon sa kapartner mo na abutin din yung iyong mani. And also easy rin sa'yo para malaro mo. Kasi importante talaga na magkaroon kayo ng sufficient attention dyan sa inyong mga tinggil kapag nakikipagtalik kayo. Another thing, ito yung missionary, very common to, kaya lang with a twist. Ito yung magkaharap kayo, nakahiga ka,
then nakapatong naman sa'yo yung partner mo. Kaya lang, this time, dito sa twist, lagyan mo ng unan yung banda sa may puwet mo para nakaangat o naka-elevate yung iyong pelvic. And switch up yung position ng kanyang ari once na pumasok na siya sa'yo. Magandang angle ito kasi malalaman nyo kung anong speed yung gusto ninyo once na pumasok na yung kanyang junjun sa inyo. So, feel free ng movement mo sa iyong pelvis once na may penetration ang nangyayari. Last one, always remember na magbigay kayo ng sufficient attention sa kanilang mga tinggil. 80% of vulva owners ay nagre-require ng clitoral stimulation para makamit ang orgasm. May mga way para matulungan ninyo yung mga partner ninyo para ma-meet nila yung pagtatapos. Pwede ninyong slide yung inyong ari sa kanyang tinggil, pababa, paakyat, patagilid. Pwede ninyong i-slide-slide yung mga junjun ninyo doon sa kanyang mani para mas ma-stimulate yun. Habang nagtatali kayo, always remember guys na ang pag-experiment ng isang couple sa pagtatalik ay makakatulong sa inyong relasyon. Kailangan nag-experiment kayo to find out what works for them, for you, and for your partner. Sana nakatulong ang mga pinag-usapan natin dito para mas ma-enjoy nyo pa yung inyong pag-iisang dibdib pagtatalik ninyo. So kung nagustuhan nyo guys ang video natin, pakibigyan lamang ako ng isang malaking thumbs up, comment down below, at sa mga hindi po po nakakapag-subscribe, huwag nyo na rin po sanang kalimutan i-click ang ating subscribe button dyan po sa baba. Libre po iyan. Once again guys, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you for watching and see you on my next one. Always love yourself and be a blessing. Bye! Peace out.